Sa gitna ng takot na idinulot ng magkasunod na lindol, ilang imprastruktura ang ininspeksyon sa ilang bahagi ng Luzon at ipinaliwanag din ng FIVOX kung may kaugnayan nga ba ang dalawang pagyanig. Saksi si Mav Gonzalez. Local fault ang gumalaw sa Zambales, Pampanga area na nauwi sa magnitude 6.1 na lindol sa Luzon kahapon. Dahil mababaw ang fault na gumalaw, matindi ang naging kinsala sa ibabaw ng lupa. Maaaring nakaapekto rin daw na mabuhangin ang lupa sa Porac, Lubao at Guagua sa Pampanga, kaya mabilis itong gumalaw at bumigay. Ang gusali ng Emilio Aguinaldo College sa Maynila, tila sumandal na sa katabing building. Kaya pinalabas ang lahat ng nasa loob at isinara ang area sa paligid para maiwasan ang anumang disgrasya. Pero matapos ang inspeksyon ng Manila City Engineering's office kanina, sinabing hindi raw nakatagilid ang gusali. Ang nakita nating mga damages is superficial. Yung mga fiberglass members lang ang nakita nating naglaglagan na nakadikit kasi. Pag may nakita kang slanting, yung mga windows niya, yung mga doors niya, medyo mahirap yan. All are in line pa rin. Pero magsasagawa pa rin ang mas komprehensibong pagsusuri ang DPWH-NCR. Ininspeksyon na rin ng DPWH engineers ang headquarters ng MMDA. Walang malaking damage ang gusali at pwede na itong pasukan ng mga empleyado bukas. Dalawang tulay ang nakitaan ng minor damage pero madadaanan pa rin. 27 sa 125 school buildings naman ang may minor damage. Sa lindol naman sa Eastern Samar ngayong hapon, sinabi ng FIVOX na paggalaw sa Philippine Trench ang dahilan ng lindol. Hindi raw ito konektado sa lindol sa Zambales. Ito po ngayon ay hindi po related doon kasi ito po ay trench related subduction zone po siya. So nanggagaling yung Philippine sea plate ay binabangga yung ating Philippine archipelago. Sa ngayon, mahigit 500 aftershocks na ang naitala dahil sa lindol sa Zambales at 37 aftershocks naman dahil sa lindol sa Eastern Samar. Ang problema, hindi na pe-predict ang lindol, kaya dapat laging I am ready ang mga tao. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.